Darvin Ham, mga idol, ginulat niya ang team ng Los Angeles Lakers. Ayon kasi sa report na ito, mga idol, sabi dito, sources said he blew the Lakers away with his understanding of X's and O's. Ibig sabihin niyan, mga idol, na-impress itong team ng Los Angeles Lakers dito nga sa galing at talino ng coach na ito. Kumbaga sa test, mga idol, ay parang na-perfect na ito ni Coach Darvin Ham ang naging exam sa kanya ng team ng Los Angeles Lakers, ang interview sa kanya. Kaya naman sa huli, siya ang napili na itong team ng Los Angeles Lakers na gumabay sa kanilang team for the next 4 years. At kaya nga siguro, mga idol, na parang magaling at matalinong coach itong si Darvin Ham ay dahil na rin sa kanyang experience. Assistant coach na nga siya, mga idol, ng matagal na panahon na abutan niya pa nga itong si Kobe Bryant sa team ng Los Angeles Lakers. At 2 beses nga siya na nanalo ng championship sa NBA. Nung una nga ay taong 2004, nung player pa siya, mga idol. At ngayon naman, last year lamang ay nanalo nga siya ng championship sa Bucks. Kaya naman, mga idol, very experienced. Alam na ang galawan sa NBA na itong bagong coach ng Lakers. Kayo ba, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa signing ng Lakers? Approve ba kayo kay Coach Darvin Ham? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga, mga idol, ay patungkol sa potential number 1 pick ngayong 2022 NBA draft. Chet Holmgren, mga idol, sinabihan nga ng mga NBA fans na mayabang na nga daw, wala pa sa NBA. Nagpahayag kasi siya, mga idol, kay Luka Doncic matapos silang malaglag. Sabi niya, "I'll see you out there next year. See you nga daw sa NBA court sa NBA next season." At sinabi nga ng mga NBA fans, mga idol, hindi pa nga daw siya nadadraft at ito na ang kanyang mga sinasabi. Parang ang lumabas sa pahayag ni Holmgren, mga idol, sa mga NBA fans ay nagyayabang na siya at sigurado siyang makapasok siya sa NBA. Well, technically, mga idol, parang pasok na rin siya dahil potential number 1 pick at siguradong hindi nga siya malalaglag sa top 3 ngayong NBA draft. Pero mga idol, meron din namang mga NBA fans na nagtanggol sa kanya. Nagpapahayag nga lang daw ng excitement itong si Holmgren na makaharap itong si Luka Doncic at wala nga raw mali sa kanyang naging payag. Kayo, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Anong take nyo? Mayabang ba si Holmgren o pagpapakita lang ito ng kanyang excitement? At sa ating panghuling balita ng mga idol, may ginawa palang history ang team ng Golden State Warriors, ang kanilang trio, mga idol, specifically na hinilampasan na nga nila ang trio ng Los Angeles Lakers ni si Shaquille O'Neal, Kobe Bryant at Derek Fisher sa most playoff series wins. Alam nyo ba, mga idol, ang big three ng Warriors na si Thompson, Curry and Green ay meron ng 21 playoff wins sa buong NBA career nila. Samantalang itong si O'Neal, Bryant and Fisher ay 20 lamang. Humusad na nga sila, mga idol, sa history matapos silang manalo sa Western Conference. At ang next target naman nila, mga idol, ang big three na sila Ginobili, Parker at Duncan, 27 playoff series wins. 7 na lang ay magiging number 1 na itong trio ng Golden State Warriors. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!